Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Cesar Remix Vlog. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel and click all the notification bell para updated ka naman sa next na video ko. So guys, bago ang lahat, mega love shoutout sa lahat natin ng mga laging sinusubaybayan at laging sinusuportahan na mga charity vlogger. So sa lahat ng mga nandito sa channel ko, salamat ang marami sa inyong papanood ng aking mga ina-upload. So, update tayo dito ngayon guys tungkol dito sa ating TechRam. So, sa mga Kalingap team na pinamumunuan ng ating Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Keyboys, at sa lahat-lahat na bumubuo ng mga Kalingap, shoutout sa inyong lahat. So, ang video kong ito tungkol dito sa kay TechRam, at dito ay medyo na ano naman tayo dito, na amazed naman tayo dito sa ating Kuya Dave. So si Kuya Dave last day na upload ng ating Tatay TechRam ay nagpunta doon sa ating sa kanyang Tatay Alan. So nakakatuwa sa puso na kanya, na ating nararamdaman kung kaano niya kamahal ang kanyang papa, na yun ay alam na natin na sa kanilang DNA test ay na medyo na karoon ng kalungkutan dahil sa hindi siya ang tunay na tatay. So, sa kay Kuya Alan, so, laban lang. Yan ang sinasabi ni Dave sa'yo, na kailangan mong lumaban at huwag mong itanim sa isip mo na hindi ikaw ang papa ni Dave. Ikaw ang tinuturing niyang papa simula pa nang siya ay lumaki, at alam niya na ikaw ang kanyang papa. So, sa kay Dave, tanggap niya na ikaw rin, siya rin ang anak mo. So, laban ka sa buhay mo, dahil alam natin na lahat yan ay mga pagsubok lang yan. Pero nakakatuwa dahil sa mga sinasabi ni Dave, na kailangan ay huwag mag-isip ng mga negatibo. Yung sinasabi ng ating Kuya Dave, na immature at saka maging mature, di ba? So, alam nyo, nakaka-amaze itong ating Kuya Dave, dahil sa kung saan ba nagkaroon siya ng mga pagsubok sa buhay niya, is talagang nagagandahan ako simula ng nagbigay siya ng mga advice sa kanila ni Tipoy, ni Dandan, na iwan ko lang kung anong ano, alam mo, itong ugali ni Dave or kanyang mga pananalita or kanyang mga lumalabas sa kanyang ano, is parang si Take Jonas siya, no? Kung iyo lang ano. So malapit na ang birthday ng ating Kuya Dave, at talagang inaasahan na naman natin yan. Magsi 16 years old na siya, so ilang taon na siya sa ating Tatay TechRam, at doon nakikita natin kung ano at paano binago ang ugali ng batang kargador, di ba? So sana sa'yo Dave, palagi mong panatilihin yung pagiging mabuti mong tao, na balang araw ay ikaw ang sasalo ng ginagawa ng iyong tatay, ng Tatay TechRam mo. So, sa lahat-lahat at sa lahat ng mga anak-anak ng ating Tatay TechRam, kay Luis, patuloy nyo lang kung ano ang magandang tinuturo sa inyo ng inyong tatay sa buong manalastas. Grabe, mapapahanga ka talaga kung ano sila at sino sila magmahal sa mga taong mahirap na gusto nilang tutulungan. So sana all, no, mapapasana all na lang tayo, na sana yon ang blessings talaga na dumadating sa atin ay hindi natin yan mapipigilan kung gagawin natin sa tamang pamamaraan. Sabayan lamang ng panalangin na ibigay sa iyo ang mga ganong ano para hindi mahirap gawin, di ba? So, na-amaze lang ako dito sa kay Kuya Dave, ang pagdalaw niya sa kanyang tatay, Tatay Alan, na sobrang pinaliwanag niya kung gaano, at buti naman na intindihan ng Tatay Alan kung ano ang sitwasyon ni Dave. So, aasahan natin yan, at hihintayin natin yung padating na birthday ng ating Kuya Dave, na pupunta dun siya sa birthday. So, alam natin na lahat ay si Tatay Alan ay nasa isip niya ang mga araw na mga ano ni Dave, na kagaya yon, sana i-surprise ni Dave, no? And then ganun ang ano niya, na hahanap sila ng paraan na makapunta doon kung hindi sila mapupuntahan ni Kuya Dave. So nakakaganda kasi ito,
ang kumbaga ano to, sample to ng mga buhay ng mga tao na kumbaga yung marunong tayong magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng sala, huwag pansinin ang mga taong nang babas, at basta yung huwag magtanim ng galit sa kapwa, no? Yeah, parang yun ang naano ko, kasi nakikita natin at nababasa natin sa kay Dave, mga lumalabas sa kanyang mga bunganga, na ito ang mga nangyayari ay ano to sa kanyang buhay, na kung saan siya ay dati ay ganun lang, hindi niya na parang matured na, nagmamature na ang pag-iisip ni Dave. So update lang tayo muli, guys, at see you for my next vlog. Sana nandyan kayo at tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. At sana iingatan din tayo ng ating may kapal. So, maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga charity vlogger na may magandang gawain na pagtulong sa kapwa mahirap. Bye-bye. Ingat and God bless.